Hello guys. Ngayon nga, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalakas na character dito sa mundo ng Naruto. So nakita nyo naman siguro yung thumbnail. So yan ngang si Mr. Lucky Boy ang pinakamalakas, as in freaking mother shimmering strongest character sa mundo ng Naruto. What? Bro, what are you talking about, man? So eto nga lang ang character na nagpapagod ng gusto kay Kaguya Utsutsuki. Ang kauna-unahang tao na nagpatumba sa isang Utsutsuki. Isang normal na tao. Walang special abilities, walang kekigenkai, walang taijutsu, walang ninjutsu. Ang meron lang sa kanya ay finger style jutsu. Walang sinabi si Naruto, Sasuke at Ishiki sa kanya mga boy. Eto lamang ang kauna-unahang human being na nakipagtalik sa isang alien. Alien to, pero sobrang ganda niyan boy. Napakaputi, napakakinis. Well anyway, bago nga natin umpisa ng kwentuhang to, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago nating upload na videos. And intro muna tayo mga men. Ayoken! Kagetan shin no jutsu! So babalikan nga natin ngayon ang love story netong si Tenji at Princess Kaguya. Paano nga ba na in love ang dalawang to sa isa't isa? Long time ago, merong isang emperor na naka-twin ponytail. Ang pangalan niya nga ay Tenji. Isang gabi, habang nasa labas ng kanyang kaharian, kasamang kanyang mga lipores, napansin nila itong kumukuti-kutitap na to na akala nga nila bituin. Oh, Shay! Tignan nyo sa langit, boy! Merong liwanag, gumagalaw! Malamang bituin yan, gumagalaw, nakakatakot eh. Sige mga alagad, hanapin nyo yan at taing-tay na ako eh. Kinaumagahan nga, si Kaguya ang bumungad kay Tenji. Oh, napakaganda pala ng shoti na to eh. Anong sabi nyo guys, hulog ng langit to? Yes sir, nakita namin yan mismo doon kung saan bumagsak yung bulalakaw. Ang ganda niya sir, parang anghel sa langit. Makinis, maputi siya, pero ba't ganon, maitim ang kanyang ot. Anong pangalan mo miss? Sagutin mo yung tanong ng bossing namin. Siya si Lord Tenji, ang pinakapogi sa bayan. Lahat ng shoti dito sa bayan namin, inanakanan niyan. Tapos dito si Kaguya ay naka-silent mode lang. Oy, bakit di ka nasasalita? Dito nga, ginamitan sila ni Kaguya ng powers. Hinimatay bigla ang dalawang kawal na to. Ang dalawa naman na to ay parang, oh, Shay, what happened, bro? Anong ginawa mo, bro? Siyempre, gulat na gulat sila mga men. Sa panahon na to kasi, hindi pa nauso yung jutsu. Wala pang mga powers yung tao dito na time. Dito nga, ipinuntahan ni Kaguya etong si Tenji. Tapos sinabihan niya na, kung nagtatanong ka ng pangalan ko, Kaguya ang pangalan ko. Naku mga men, talagang napakaganda na etong si Kaguya. Di nagkakalayo yung mukha niya kay Hinata. So alisin lang natin to. Tapos gawin nating medyo brown yung skin niya. Then gawin nating black ang buhok niya. So yan, Hinata na, diba? Anyway, isang araw nga ipinuntahan ng dalawang ministers mula sa Land of That, ang Land of Ancestors. So gusto nga ng taga Land of That na kunin ang lake na nasa border ng dalawang lupain dahil sa kanila nga daw ito. Pero hindi nga payag si Tenji dahil eto daw yung source ng patubig nila sa kanilang mga sakahan at pananim. Dahil nga dito, nagbanta ang dalawang ministers na to na kahit anong mangyari, kailangan makuha daw nila etong lake na to. Dahil kung hindi, talaga magkakaroon ng digmaan. So bago nga umalis ang dalawang bugok na to, may sinabi pa to kay Tenji na meron daw itong parang asawa na napakaganda at mahiwagang babae, which is si Kaguya. Yes mga men, ginawa nga na asawa ni Tenji etong si Kaguya. Ginawa niyang concubine. Concubine means parang mistress, hindi tunay na asawa. Another meaning nito mga men, parang parausan lang ni Tenji. Napakaswerte talaga ni Tenji boy, parausan boy, sana all. So isang gabi nga, nakita nga ni Tenji na nakatingin pa din si Kaguya sa mga langit na parabang merong hinihintay. Hinihintay. Dito mga men, may pada moves pa si Tenji. Iniram niya ang coat netong babaeng to, tapos binigay niya kay Kaguya. Napakasweet. Dito mga men, sa tingin ko, meron ding pagtingin etong si Kaguya kay Tenji, kahit konti lang, di ba? 1%.
By the way, isang gabi nga, umatake na nga ang Land of Death sa Land of Ancestors. Hinanap ng Banu na to si Tenji. So dito sinabi ni Aino na, oo, nandito si Lord Tenji. Kada gabi nga, nandito siya. Nilanggap na kasi siya ni Princess Kaguya. At kada gabi nga, gumagawa sila ng milagro, mga sir. So dito nga, nag-gets ng Banu na to yung ibig sabihin ni Aino. Oh, no! Well, dito nga, lumabas na si Kaguya at Tenji. Namumula pa dito si Kaguya. Kakatapos lang kasi nila magpapawis ng basketball men. One-on-one sila ni Tenji. Sa tingin ko mga men, pinutok ni Lord Tenji sa loob. Kasi last night na to di na siguro maulit to Kaya sa loob na lang ng fireworks. By the way, sa mga sumunod nga na pangyayari, napatay ni Kaguya ang ilang taga Land of Death. Nagulat nga dito etong minister na to. Siyempre, di pa uso yung jutsu nun So nagkaroon nga ulit ng kasunduan ang Land of Death at Land of Ancestors na kailangan daw patayin ni Tenji etong si Kaguya kung gusto niya ng kapayapaan. Agad namang naniwala etong si Tenji sa kahayupan ng mga ulupong na to. So eto na sana yun guys kung hindi lang bobo etong si Tenji mga men. Di sana hindi siya pinatay ni Kaguya, di ba? Bobo kasi ang napakasayang guys. Kasi gusto na sana ni Kaguya etong si Tenji. Makikita natin yan sa mga mata ni Kaguya. Dapat yung ginawa dito ni Tenji, ginawa niyang armas etong si Kaguya laban sa kabilang bayan, di ba? Di sana nasakop nila yung Land of Death. Well, okay lang. At least, naputukan niya naman si Kaguya ng fireworks. Yun nga lang, hindi niya nakita yung bunga ng pinagpawisan niya. Pinagpawisan ng pusik. Sayang guys, kasi hindi niya nakita si Hagoromo at Hamura. So maybe kung hindi siya namatay boy, marami sigurong magiging anak etong si Kaguya at Tenji. Pwedeng umabot ng 10 or 20 or depende sa kanila. Kasi sa panahon nga dati, walang kuryente, walang ilaw. So papawis lang ang libangan. One-on-one basketball. So ano kaya yung mangyayari if ever man na nabuhay nga etong si Tenji guys? Siguro sa tingin ko guys, maraming magiging anak etong si Tenji at Kaguya. Pwedeng umabot ng 20. Depende yan sa lakas ni Tenji, di ba? Si Kaguya immortal yan Pero etong si Tenji, normal na tao lang, tumatanda. Pero kahit matanda na, kaya pa din magkaanak yan. Yun nga lang, mahina na yung tuhod. Hindi na kaya hindi na kaya 10 rounds ng basketball, di ba? Basketball guys. Anyway, so kung nag-enjoy man kayo sa video natin mga men, hit mo na yung like button at mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga susunod pa nating uploads na videos. Maraming salamat guys! Keep safe and God bless inyo abang lang sa iba pa nating upload na videos. Maraming salamat! Peace out! Bye! Village secrets.